Hello, good evening guys. May gusto lang po kong i-share, no? Tungkol sa Luyang Dilaw. Yan. So, nag-search ako sa Google. Meron siyang nilalaman na 16 na sakit na pwede niyang o maaari niyang magamot. So sa 60 na yon, medyo natuwa ko kasi kasama doon yung sakit sa puso. Kasi katulad ko, meron po akong rheumatic heart disease. So malaking tulong ang Luyang Dilaw. So sa 60 na sakit na yon, may gusto ko pong idagdag na pwede na siya maging 17. Papatunay ko po na itong luyang dilaw ang nagpagamot sa akin, nagpagaling. Okay? Sa amin sa Waray, Dulaw ang pangalan nito, Dulaw. So nung kabataan ko na 13 hanggang 16, ako po ay naging Moro Ami. Yan. Yung nanguhuli ng dilis, tamban, galunggong, yan. Isa ako sa mga sumasakay doon sa malaking bangka. Na ang tawag doon ay lawagan. So sa panahon na tag-ulan, lalo na sa amin, yung mga time na yon, July hanggang September, talagang tag-ulan yan. So masama pala matulog na basa. No? Siyempre pag tag-ulan, sa isang bangka, bali siyam kami. Yan. Yung walo, yun yung maghihila ng lambat. Yung itsura ng lambat, parang ano, kulambo. Ganyan. Hihilahin namin yun. Yan. Siyempre, pag maulan, meron kaming trapal, matutulog kami tabi-tabi. So, hindi na namin alintana yung basa. So, bawal pala yun. Doon po ako hindi nakalakad ng mahigit 2 linggo. So, by December, no? December 23 hanggang 25. Pero ginagamot na ako ng lola ko itong Luyang Dilaw. Nakikita ko yung mga classmate ko. 13 ako noon na 14 ata o 13 ganyan, na mamas ko kasi pag Pasko lang o okasyon ka pwede makapunta sa ibang baryo ganyan. Pero ako nandoon, siyempre malungkot, hindi ka naka ano, walang pakiramdam ang dalawang pa ako, kinukurot ko siya, walang pakiramdam. So may git 2 linggo hindi ako nakalakad. So, doon ako pinatira ng nanay ko sa lola ko. Kasi si nanay pumupunta ng anak buhay yan, mga kapatid ko. So, sa ginawa ng lola ko, kasi sa bakuran lang namin eh, no? Kumuha siya ng ano, ng luya, dilaw. Sa amin, ang luya kasi, as in, yellow talaga. Ginawa niya, dinikdik niya yon, dinikdik. As in, pino na pagkakadikdik. Tapos, binalot ng dahon ng saging. So, pagkabalot, isinalang sa uling. Eh, sa amin, ang panggatong naman ay kahoy. So, ipinatong doon. Pagkapatong, siyempre medyo ano na siya, mainit.
sabi ng lola ko, sabihin mo lang kung kaya mo na yung init. So, ginawa niya yon. Ginanon yung luya, inaplos sa sa mga dalawang pako. Yan. Yung katas ng luyang dilaw. Tapos yung mga dinikdik na tira, yun po yung itinali. Example, ito po yung tuhod niya. Itinali yan ng lola ko. Magkabila ang paa. Tapos, sa may talampakan, yung lokong-lokong, ganun din po. Siyempre, madami yun niya, dinikdik niya. Mainit pa. Tinali yun ng tela. Sa awa po ng Diyos, limang araw, yun, gumaling po ako, nakalakad. Kaya sabi ng lola ko, huwag kayong matutulog na basa, lalo na pag yung nakalong pants kayo, basa ang buhok, yun po magiging epekto, yung side effect. Walang pakiramdam yung paa. So, laking tulong, kasalamat ko, siyempre sa God, sa lola ko, at tito sa Luyang Dilaw. Kaya nung ma-search ko sa Google, isipin mo, ang nilalaman pala nito ay 16 na pwedeng magamot, no? Pero hindi, ang sabi nga eh, hindi pa napag-aaralan. Pero sa akin, nagamot yung pang anong pa ako, hindi ako nakalakad. So, i-share ko lang, no? I-share ko lang siya. Yung ginagawa ko tuwing umaga, puro lang siya, hindi ako bumibili yung yung powder na turmeric o nung dilaw. Ito puro lang iniinom ko. Yun, so share ko lang po, no? Sana po magustuhan niyo yung video ko. So, bawal matulog na basa. Ayan, ang paa. Lalo pag nakalong pants. Ayan. Bawal matulog ang basa ang buhok. So, yung mga payo ng matatanda ng mga lola natin. Huwag natin i-ignore. So, para sa kabutihan natin. Salamat kay God at saka sa Luyang Dilaw. So, salamat po. Good evening. Thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. Subscribe and like.